Purihin ang Panginoon. Ang umagang ito ay special sa bagay. Lahat naman ng umaga ay special pagkakasama natin ang Panginoon. But we dedicate this devotion do sa lahat ng uuwi, those who are going home to the Philippines today, yung mga finished contract dyan. Pero alam ko naman na na-rehire kayo. Yung iba, kagaya ni Sister Roda, na nag-iisip pa kung babalik o hindi. Pakinggan niyo po ang mensahe ng Panginoon. Bago sa lahat, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Nagagalak po kami na binigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagsama-sama, pagbulay-bulayan na inyong mga salita. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maunawaan ito sa pamamagitan ng kapangyarihan at pangunawa na nanggagaling sa banal na Espiritu. Salamat po, O Diyos. Dalangin ko po habang nakikinig ang aking mga kapatid, sila inyong palakasin at bigyan ng biyaya at magkaroon ng kalusugan sa kanilang buhay espiritual. Salamat po, O Diyos. Mga kapatid namin na magbabiyahe ngayon pauwi sa Pilipinas, kayo po ang mag-aliw sa kanila, mawala ang anumang takot sa kanilang puso, magkaroon sila ng pananampalataya at pag-asa sa inyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Jeremiah chapter 29. Merong isang napakasikat nitong passage na ito sa verse 11. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Sikat na sikat yung verse na yan. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan ninyo. Pero nais ko munang pag-aralan natin na mas malawak-lawak pa, mag-umpisa tayo ng pag-aaral mula doon sa mga naunang talata. Kasi po, itong panahon na ito, yung Israel ay nabilanggo na, nasakop na, nahati na yung bansa nila at marami sa kanila ay nasa Babylonia na. Ngayon, ang message ng Panginoon sa kay Propeta Jeremiah ay bansang Israel, nagkasala kayo, parurusahan ko kayo, darating ang Babylonia, sasakupin kayo, magpasakop na kayo, at dadalhin kayo sa lupain nila, 70 taon kayong mabibilanggo ron, pero pagkatapos ng 70 taon, ibabalik ko kayo dito sa akin, sa Israel. Kaya, ganyan ang gagawin ko. Now, may mga ibang nagsasabi na, ay hindi maganda yan. Hindi salita ng Diyos yan kasi mahihirapan tayo. Ngayon, tingnan natin. Sa verse 4 muna tayo. Jeremiah 29 verse 4. Sabi rito, ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan ng Diyos, ang Diyos ng Israel sa lahat ng taga-Jerusalem na ipinabihag niya sa Babylonia. So, may mga nakabihag na, no, nadala na sila, nailipat na sila, sa Babylonia na sila nakatira. Ito yung message sa kanila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, well, ibig ko sabihin nakabihag, hindi sila, wala sila sa kulungan, pero inilipat na sila, doon na sila pinatira. No, yun, lahat ng mga magagaling, lahat ng matatalino, lahat ng malalakas, kinuha yan ng Babylonia para pakinabangan sa kanilang lupain. Ito ang sabi ng Panginoon sa kanila. Verse 5, magtayo kayo ng mga bahay diyan at diyan kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Mag-asawa kayo at nang magkaanak kayo, hayaan din ninyong mag-asawa ang mga anak nyo at nang magkaanak din sila para dumami kayo ng dumami. Tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lunsod na pinagdalhan sa inyo. Ipanalangin nyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. Now, alalahanin nyo, no? Dinala sila sa ibang lupain. And we realize minsan ang kaisipan ng isang nabihag o nasakop na bansa, gusto ko makabalik sa bansa namin, doon ako sa sarili kong tahanan, doon ako ayoko rito, alam ko masagana rito pero gusto ko sa sarili. Pero ang sabi sa kanila ng Panginoon, okay,
Dinala kayo dyan na bihag, gusto kayong gawing alipin dyan, no? Gusto kayong gawing mga manggagawa dyan. Ngayon, ganito gawin nyo. Ano sabi ng Panginoon? Magtayo na kayo ng bahay dyan at dyan na kayo tumira. Mag-asawa kayo ng magkaanak kayo. Hayaan din yung mag-asawa ang mga anak nyo at na magkaanak din sila para dumami kayo ng dumami. Ano pa sabi rito? Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Now, this is interesting. Dadalhin sila para bihag, pero sinasabihan sila ng Panginoon, now, prosper. Now, be enlarged. Grow in the land of captivity. Sa lugar na akala nila ay magiging mahirap kayo. Sa lugar kung akala nila ay magiging second class citizens kayo. Makinig kayo mga OFW. Nasa mga lugar kayo na ang iniisip ng iba ay hindi kasasagana dyan. Mga ano kayo, palaging minamaliit yung mga Pilipinong OFW, lalo na rito sa Taiwan. But listen to the word of the Lord. Sumagana kayo. Sa Taiwan ka ba nagtatrabaho? Sa Taiwan ka ba pinadala ng Panginoon? Sumagana ka dyan. Ikaw ba'y nasa Korea, nasa Saudi, nasa ibang lugar? Sumagana ka dyan. The Lord is telling you. Ngayon, pwede nyo sabihin, Pastor, manggagawa lang ako rito. Minimum lang kami rito. Dinadaya nga kami sa OOT namin. Now, ang Diyos ang nag-uutos rito. Sumagana kayo. Grow. Pagka ang Panginoon ang kasama mo, kahit nasa bilangguan ka, magiging masagana ka, magiging of influence ka, makaka-impluensya ka. Natatandaan nyo si Jose? Alipin lang yan. Dinala siya sa Ehipto para maging alipin. At ang wala namang pag-asa, meron ba sa inyo na, meron bang amo na may pangarap para sa alipin niya? Wala. Ang pangarap ng amo para sa alipin niya ay utusan ng utusan. Pero si Jose, sa Genesis, sumagana siya dun sa sambahayan. Bakit? Dahil kasama niya ang Panginoon, pinatalino siya ng Panginoon. Oh, may message ang Panginoon dito, mga kapatid. There's a message here. Manggagawa ka sa isang factory, sa isang kumpanya, sa isang bahay, nagtatrabaho ka dyan, o sa isang tindahan, tindera ka, the Lord is with you. Pagka nasa sa iyo ang Panginoon, you have what it takes para sumagana sa isang lugar. Si Joseph, sa pamamagitan niya, naging masagana yung sambahayan nung kanyang pinaglilingkuran. Alam niyo ba, pagka ang mga Kristiyano dito sa Taiwan ay magtatapat sa Panginoon, mamumuhay ng matuwid sa harap ng Panginoon, dahil sa inyo, pasasaganain ng Panginoon yung kumpanya na pinagtatrabahuhan nyo. Dahil sa iyo, pasasaganain ng Panginoon, magkakaroon ng kaligtasan doon sa sambahayan kung saan ka nagtatrabaho. Stop complaining. Ang hirap naman ng ganito, dinaya kami sa ganito. Stop complaining. Pagka nahirapan ka sa trabaho, magpuri ka sa Panginoon at ipanalangin mo sa Panginoon na palakasin ka. Ipanalangin mo yung mga limpan nyo. Pagka feeling mo, dinadaya kayo, stop complaining, start praying, get down on your knees. At sabihin nyo, Panginoon, kumilos kayo dito sa kumpanya namin. You need to grow. At hindi kinakailangan na sa Pilipinas ka palalago, dito pa lang, lumago ka na. Dito pa lang sa bansa kung saan ka nagtatrabaho, magtanim ka. Now, ibig sabihin, wala tayong lupain dito, ano po? Pero whatever the Lord has given you, it can grow. Yung mga OFW na nagtatrabaho sa bahay. Sa aklat ng mga hari, merong isang katulong doon, alipin, babae. Wala nga, sa sobrang ordinaryo niya, sa sobrang hindi siya napakahalaga, ni walang pangalan na ibinigay para sa kanya. Basta sinabi, isang alipin. Pero itong alipin na ito, naka-apekto siya sa kasaysayan ng Israel at ng kalaban na bansa. Bakit? Yung kanyang pinagtatrabahuhan na may katungkulan sa militar, yung sa kalaban ng Israel, sabi niya, may ketong kasi, may sakit. Sabi niya, alam niyo po, ma'am, kung si sir po pupunta sa Israel, kung siya po ay magpapapray dun sa propeta namin, gagaling siya. At masyado niyang nakumbinse si Naaman at yung asawa ni Naaman, pati yung hari ng kalaban nila. Masyado niya nakumbinse. Paano ba magsalita ang isang katulong na convincing talaga?
Alam kasi nung alipin eh, alam niya si Eliseo, magpapagaling yan, may kapangyarihan yan. Alam niyo, kayong mga nagtatrabaho sa bahay, kayong mga nagtatrabaho sa factory, do you know who your God is? Kilala niyo ba kung sino ang Diyos niyo? Itigil niyo yung attitude na parang second ngayon, kawawa kami. Do you know who your God is? Alam mo ba kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo? He is powerful. Mas makapangyarihan siya kaysa sa may-ari ng kumpanya. Kaya hindi ka dapat reklamo ng reklamo. It's time to get on your knees. Manalangin ka, idulog mo sa Panginoon. Lord, do a miracle dito sa kumpanya namin. At ano nangyari doon kay Naaman? Gumaling, naglublob sa maduming ilog. Bakit? Kasi merong isang alipin na naniniwala na makapangyarihan yung Diyos niya. Minsan sasabihan tayo, eh kung totoo ang Diyos niyo, bakit trabahador lang kayo rito? Oh, hallelujah. Ang Diyos namin, pwede tayong pasaganain sa Pilipinas. Pero bakit ka nandito? Niloob ng Panginoon, gagamitin ka niya, may layunin siya. At huwag niyo lang isipin na mga Pilipino ang maaapektuhan niyo. You can influence yung mga Taiwanese, yung mga Japanese, yung mga Korean na mga amo ninyo, mga manager ninyo, mga broker ninyo. Yung mga broker ninyo na palagi niyong nirereklamo, start praying na makakilala sila sa Panginoon. Start praying, baka may sakit yung magulang nila. Hilingin natin sa Panginoon na gumawa siya. Make a difference. Grow! Lumago kayo, yumamang kayo, sumagana kayo. Be a witness. Magliwanag kayo kung saan kayo dinala ng Panginoon. Sa verse 7, sabi rito, tumulong kayo para sa kabutihan at kaunlaran ng lunsod na pinagdalhan sa inyo. Makatulong tayo, makaanbag tayo. How do you do that? How do you do it? Paano ka makakatulong sa pag-unlad? Maging masipag ka sa trabaho. Maging tapat ka sa iyong tungkulin. Huwag kang patulog-tulog. May mga panahon, meron kayong tersyo, meron kayong MC tong, at ilaan nyo na lang yung mga bagay na yan pagka may gawain tayo para sa Panginoon. But be diligent. Kung ang trabaho ay ganitong oras, dumating ka ng maaga. Pagka uutusan ka ng hindi mo na trabaho, gawin mo ng may kagalakan. Maging kagaangan ka sa iba. Ano? Tumulong ka. Huwag nyo nang isipin na nagtatrabaho kayo, oh, hindi na ako babayaran dito, extra effort na to. No, gawin mo lahat para sa Panginoon. Sa Panginoon ka lang magtrabaho. At anumang gagawin mong pagsunod sa mga tao, gagawin mo dahil may isa kang sinusunod ang Panginoon. Huwag natin isipin, susundin ko pa si Limpan, si Chuchang, ang dami na nag-uutos. Hindi, isa lang ang sinusunod mo. Ang Panginoon lang ang sinusunod mo. At pagka ang Panginoon ang sinusunod mo, natitiis mo yung napakaraming utos sa iyo. Bakit? Alang-alang sa Panginoon. Hindi yung CCTV ang tinitignan mo na, ay, naka-ano sa akin yung CCTV? Look busy. Hindi, ang Panginoon ang nakatingin sa iyo. Kahit walang CCTV camera sa kumpanya niyo, kahit na wala si Limpan, nandiyan ang Panginoon, laging nakatingin sa iyo. Anong pasabi rito? Ipanalangin nyo ito dahil kapag umunlad ito, uunlad din kayo. Ipanalangin yung lugar kung nasaan kayo. Mga kapatid, habang nagbibisikleta kayo papunta sa kumpanya, o kung sumasakay man kayo sa shuttle, o naglalakad man kayo, claim the land that you walk. Habang papunta kayo, Lord, dinadalangin ko ang lugar na ito na nilalakaran ko papunta sa kumpanya. I pray for your revival. I pray for your miracle. Inaangkin namin ito, Panginoon. Hindi ito Pilipinas, pero in the name of Jesus, magkakaroon ng pagkilos na inyong kapangyarihan sa lugar na ito. Claim that land. Araw-araw papunta kayo. Araw-araw dinadaanan nyo yung mga kumpanya. Araw-araw nakikita nyo yung mga Buddhist temple, yung mga ano nila, yung mga shrine nila, yung mga pagsusunog nila. Bawat daanan nyo ng mga Taiwanese, angkinin nyo para sa Panginoon. Hallelujah. Naintindihan nyo ba? Mag-amen kayo. It's time to start thinking kung sino tayo. Kalimutan nyo na yung dahilan nyo sa isip nyo na kaya kayo naririto para magtrabaho sa pamilya nyo. Kung gusto kayong pasaganain ng Panginoon, kahit nandung ka lang sa Babuyan Island, kahit na sa isang sulok na barangay ka, kaya kang pasaganain ng Panginoon. There is a reason why God put you here. To be a light, to be an influence, magliwanag kayo. Pero hindi ka magliliwanag kung palagi kang reklamo.
Hindi ka magliliwanag kung palagi kang nakatingin sa kakulangan ng mga may-ari sa pandaraya sa inyo. You will be a light kung hindi ka, kung mag-uumpisa ka manalangin, mag-uumpisa ka mag-declare. Yung mga katrabaho mo na kapwa Pilipino na ayaw maniwala sa Panginoon, silently, i-declare mo, babagsak din kayo, makakakilala rin kayo sa Panginoon. You, hallelujah. Wala lang akong kaharap dito. Kung may kaharap ako rito, baka hinampas ko muna eh. Verse 8. Dali, baka ubus na oras ko. Verse 8. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan ng Diyos ng Israel, huwag kayong papadaya sa mga propeta nyo o sa mga kasama nyong manghuhula. Huwag kayong maniwala sa mga panaginip nila sapagkat nagsasalita sila ng kasinungalingan sa pangalan ko. Hindi ko sila sinugo. Ako, ang Panginoon, ay nagsasabing pagkatapos ng 70 taon ng pagsakop ng Babilonya, babalikan ko kayo at tutuparin ko ang pangako ko na ibabalik ko kayo sa lupain nyo. Listen, meron kasing mga ibang mga propeta na ang sabi sa kanila, hindi tayo ipapakulong ng Panginoon. Ipagtatanggol niya tayo, lumaban tayo sa Babilonya. Kalaban natin sila. Sabi ng Panginoon, hindi ko inutusan niya mga yan. Marami mga Israelita, mas gusto nila yung pakinig na yon. Pagka ang pahayag sa iyo ng isang tao, yung pabor sa pandinig mo, ayun ang pakikinggan mo. Huwag kayong makinig sa mga kaibigan nyo. Minsan, sinasabihan kayo niya ng kung ano-ano. Hindi mo kailangan maghirap. Wala na yung ganito. Dapat puro kasaganaan ka na rito. No, magtiis ka. Huwag ka magreklamo. Huwag ka muna mag-CLA. Huwag ka muna pumunta doon sa ano. Magtiis ka, mag-pray ka. Malalaman ko sino ang matibay pagka dumarating yung mga panahon na mahihirap. Pagka nagpapayo sa iyo, yung mga nakapalibot sa iyo, yung mga kaibigan mo, ng pabor sa iyo, pero mailalayo ka naman sa Panginoon, mailalayo ka naman sa gawain ng Panginoon, huwag mo silang pakinggan. Take the high road. Kahit yung mas mahirap na gawain, yun ang gawin mo. Basta alam mo na ilalapit ka nun sa Panginoon. Huwag kang umiwas sa kahirapan. Pastor, sabi nyo kanina, sumagana. Yun nga yun eh. Pasasaganain ka ng Panginoon sa lugar na pinaglagyan niya sa iyo, basta huwag kang umiwas sa kahirapan. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa sitwasyon. Verse 11, eto na. Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko para sa kabutihan niyo at hindi sa kasamaan niyo, at plano para bigyan kayo ng pag-asa at mabuting kinabukasan. Narinig nyo ba yan? Alam ko kung paano ko tutuparin ang mga plano ko. Now, go back to verse 4. Balik tayo sa verse 4. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, ang Diyos ng Israel sa lahat ng taga-Jerusalem na ipinabihag sa Babilonya. Magtayo kayo ng mga bahay at dyan kayo tumira. Magtanim kayo at kumain ng inyong ani. Mag-asawa kayo at nang magkaanak kayo. Hayaan din yung mag-asawa mga anak nyo at magkaanak din sila para dumami kayo ng dumami. Sandali. Gusto ng Panginoon na sumagana kayo, but all in His plan. Sabi rito sa verse 11, may plano pala ang Diyos. There is a way, may paraan ng Diyos, papaano ka pasasaganain sa iyong buhay. May plano ang Diyos papaano ka pagliliwanagin dyan sa kumpanya nyo, dyan sa dorm ninyo. And how do you do it? Do it God's way. Sa plano ng Diyos. May nag-message sa atin dito. Pastor, Si Pastor Luis. Colossians 3:23. Pag maglilingkod kayo, alang-alang sa Diyos, hindi alang-alang sa mga tao. Huwag yung masipag ka magtrabaho kasi close mo si Limpan. Hindi, close mo ang Panginoon kaya masikap ka sa trabaho. So may plano pala ang Diyos, paano ka pasasaganain, paano ka pagtatanimin, paano ka pag-aasawahin, paano ka pararamihin ng pararamihin. So sa lahat ng mga OFW na nasa iba't ibang bansa, do it God's way. Do it God's way. Huwag kang basta-basta magpaplano. Ganito gagawin ko, ganyan. No. So get down on your knees and pray. Sabi mo, Lord, ano ang plano nyo? Dinala nyo ako sa kumpanya na ito. Ang totoo, ayoko na sa kumpanya na ito. Napakahirap. Gusto kong lumipat dun sa kumpanya na yon. Lord, help me.
May plano na kayo, mga kapatid, hindi pa kayo pinapanganak. At pasensyahan nyo na para akong nanggagalaiti rito. Marami kasi tayo mga kababayang Pilipino na hirap na hirap sa sitwasyon. Pero ang dahilan kaya sila nahihirapan, una, hindi nila matanggap yung sitwasyon. Pangalawa, kilos sila ng kilos, plano ng plano na hindi isinasangguni sa Panginoon. Pero ang totoo, bago ka pa ipinanganak, may layunin na ang Diyos, may plano na ang Panginoon para sa iyo. Verse 12, kung magkagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at didinggin ko kayo. This is God's promise. Kung lalapit kayo sa akin ng buong puso, tutulungan ko kayo. Oo, tutulungan ko kayo at ibabalik ko mula sa pagkabihag. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa na pinangalatan ko sa inyo at ibabalik ko kayo sa sarili ninyong lupain. Nung sinabi ito sa mga Israelita, mga kapatid, napakahirap mangyari nito. Nangalat na ang Israel sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang lupalop. Wala na silang gobyerno, wala silang militar. Pero sabi ng Panginoon, titipunin ko kayo, ako ang gagawa niyan. In the same way, kayong mga OFW. Maraming mga OFW, pagka umuwi, wala ring ipon. Wala rin, kasi kada sweldo, may nagkakasakit. Kada sweldo, merong kailangang bayaran. Yung iba, pauwi na, hindi pa tapos ang lending. At bago pa, nasamahan pa ng bisyo, nasamahan pa ng masamang gawain, nadagdagan pa ng utang. Gusto nyo bang umuwi na masagana? Gusto nyo bang umuwi na masaya? Hindi lang dahil sa napakarami mong pera, kundi dahil sa alam mo may gagawin ng Panginoon sa iyo. Alam mo, He has you in the palm of His hand. Hindi ka mag-aalala sa kinabukasan. Gusto nyo ba kung papaano? Do it God's way. Lumapit ka sa Panginoon ng buong puso. Dumadalo-dalo ka ba sa Bible study? Dumalo ka ng buong puso. Nananalangin ka ba? Manalangin ka ng buong puso. Naglilingkod ka ba sa Panginoon? Maglingkod ka ng buong puso. And when you do it God's way, oh hallelujah, nasa atin ang Panginoon, mga kapatid. Titigil na ako rito, mananalangin tayo ngayon. Marami tayong kapatiran, mga kapatid, sa Daliao na nasa Kaohsiung Airport na ngayon. Pauwi na sila ng Pilipinas. God bless you, mga kapatid. Huwag kayong basta-basta magplano, huwag niyong itatak sa bato yung gusto niyong gawin habang nasa Pilipinas. Seek God's guidance. Humingi kayo ng gabay sa banal na Espiritu. Alam niya ang simula at ang wakas. I pray for you na ang Panginoon ay magbigay sa inyo ng kaliwanagan sa inyong kaisipan at puso na maunawaan ninyo kung ano ang kalooban niya sa inyong buhay. Ama naming Diyos, sa lugar na ito, sa Taiwan, sa Korea, sa Saudi, sa iba't iba pang mga bansa na pinagdadalhan nyo sa mga Pilipino, iniutos nyo, Panginoon. And so I declare, let your people grow and shine and prosper and be a witness. Hallelujah. And let them not focus on material things, but let them focus on you. In the name of Jesus, ang kininamin, Panginoon, kami na parabagang sinasakop ng mga kumpanya, ng mga nagmamay-ari, hayaan niyong sakupin namin sila ngayon sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan at makikumilos ang inyong mga anak na may pagpapakumbaba, ng may pagsunod, ng may pagtitiis. At ipakita niyo, Ama, na ang inyong mga anak na yan ay hindi second class, hindi sila mga pipitsugin. Bigyan niyo sila ng mga idea kung papaano palalaguin ang kumpanya. Bigyan niyo sila ng kakayanan na makaaambag sa kanilang pinagtatrabahuhan. Bigyan niyo sila ng kapangyarihan at katapangan na salitain ang inyong mga salita. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sa mga panahon na ipinagkakaloob nyo sa amin para lumagi sa ibang bansa, masunod po ang kalooban nyo sa amin. At hinihiling namin ang proteksyon, ang kaligtasan, ang biyaya ay sumagana sa aming mga pamilya sa Pilipinas. Lord, we give you all the glory. We give you all the praise. In Jesus' name, Amen. Amen.